So what's up sa inyo mga chong at mga chang? Welcome back to my channel. At ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail sa inyong mga video para naman kahit papano ay mapansin niya ng mga prospect na viewers nyo. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, tapusin mo tong video na to para matutunan mo yung paano gumawa ng tutorial or ng YouTube thumbnail na ginagawa ko. Na hindi mo na kailangan pa na pahirapan yung sarili mo kung wala ka namang PC, syempre gamitin mo yung cellphone mo. At kung bago ka lang din na YouTuber, isa yan sa factor na kailangan natin, yung mapansin ng mga viewers. Kasi kung ikaw ay bagong YouTuber lang at mag-upload ka lang ng video, tapos wala siyang thumbnail, hindi agad yung mapapansin ng mga viewers mo. Miski naman ikaw na nagsasearch sa YouTube, ang unang-unang mong mapapansin yung mismong thumbnail or yung mismong picture dun sa video. Parang makukurious ka kung anong laman nun kung maganda yung picture or maganda yung pagkakagawa ng thumbnail. So, yun nga, yun yung ituturo ko ngayong araw na to para sa inyo, no, mga chong at mga chang, sa mga bagong YouTuber dyan at kung wala ka pang gamit na laptop, ito yung pinakamadali na way para makagawa ka ng YouTube thumbnail sa video mo. So, yun. Tingnan natin kung paano ko siya ginagawa sa susunod na video. Pasok! So, welcome back sa inyo ulit mga chong at mga chang. Kamusta kayo? Ngayong araw na to ay meron tayong tutorial kung paano gumawa ng simpleng YouTube thumbnail para mapansin ang inyong mga video ng inyong mga prospect na viewers. So, let's start this by downloading this 3 application na ginagamit ko. Itong Background Eraser, PixelLab, and PixArt. Itong dalawa dito sa gilid, sa ilalim, wala lang yan. Then, kung gusto nyo na magbago yung background nyo or picture nyo lang gusto nyo, dito tayo sa Background Eraser. So, may ginawa na ako kanina na picture. Ito na yon. Yan, nabura ko na siya. Pero, papakita ko lang sa inyo ng konti kung paano siya gumagana. So, pumili ako ng picture sa aking gallery. Then, yan. So, ganyan. Yan yung dapat na ano. Then, ito yung cursor. Ito, kung sa inyo tipat yung kamay nyo. Oops, nabura. Balik. Ito, may cursor, ano siya, adjust. Na-adjust siya kung gaano kalaki. Gusto nyo ng 50, gusto nyo ng 1. Pag 50, syempre, isang hagod mo lang, upos ka agad yan. Then, yung cursor offset, kung gusto nyo na malapit o malayo, ito sa taas yan. Diba? Kung nagkamali naman kayo at gusto nyo ibalik, ito. At kung hindi kayo satisfied dito sa background, meron tayong background color dito sa gilid, kataas ng extract or ng gunting, pindutin nyo lang yan. Kumbaga, kung may mali kayo dyan, may kita nyo kung ano yung parang meron pang sobra or ano sa gilid. So, ibalik natin ulit. Yan. Tapos, idan nyo lang po yan after nyo magamit yan. Then, kung okay na kayo sa picture, i-smooth nyo lang edges. Pero ito, na-smooth na itong picture na ito. Bali, binabalik ko lang. So, yan. Okay na tayo dyan. Pagtapos yan, i-save nyo lang. Then, mamaya makukuha nyo na ulit yan doon sa inyong gallery. So, punta na tayo sa pangalawa. So, punta tayo dito sa PixelLab. Dito na mangyayari yung talagang thumbnail. Dito natin matatapos yon. So, ito, may nakita kayo new text. Tanggalin natin yan. Pagpindot nyo yan, pindutin nyo yung basuran sa taas. Wala na. So, okay na siya. Then, para mayroon kayo mailabas sa picture dito, sa mismong screen na to, pindutin nyo yung tatlong toldok dito sa taas. Ito, yan. Then, kunin nyo, use from gallery. Then, hindi yan magiging background. Tawag nito, asan na ba yun? Ito ata, yun. So, may kita nyo dito yung mga picture na pinagkukuha ko. So, ang gagamitin ko na background, itong parang dingding na kulay dark green. Yan. So, yan. Lumabas na siya. Then, kung gusto mo magdagdag ulit ng picture, dito tayo sa taas. Sa may plus sign, kukunin ko yung kanina na in-erase ko yung likod at gilid. From gallery ulit. Then, baba natin sa picture.
Then makita nyo naman agad dyan kung saan ang galing. Sa eraser tayo pupunta. Kukunin ko tong picture na to. Picture ko. Then, okay na siya. Yan. Tapos ngayon, kung gusto nyo na medyo umangat yung picture na yan, kasi tingin nyo napaka-dark, di ba? Parang wala lang. Gagawa natin yan na paraan. Yan. Bali, isa side ko lang yung cellphone ko. At merong makikita kayo dyan. Yan. So, after that, click nyo lang ulit yung picture. Yan. Then, pindutin nyo itong parang octagon sa baba. Ayan. So, lalabas na yung mga options niya. Kung gusto nyo ng may inner shadow. Kaso, madilim na nga yan. X natin yan. So, ito yung part. So, buray natin yun. Then, yun nga. Kung gusto nyo na makita yung shadow niya dyan or umangat pa yan ng kulay, puntahan nyo tong stroke. Ayan. I-on nyo yan. So, may lumabas na kulay, di ba? Tapos, ang gagawin natin is pakakapalin natin yan. Ayan. Kung gusto nyo lang naman, para medyo litaw na litaw siya. Pangit pag sobra. Ayan. Siguro mga ganyan lang okay na yan. Or gawin natin pula. Ayan, pula. Mas angat siya. Ayan. So, ayan. Okay na siya para sa akin ganyan. Then, i-check nyo na siya para okay na talaga. Then, ibalik natin dun sa ulit sa kanina. Magilid. So, yan. Okay na siya. O, di ba? Meron na siyang ano. So, pag nakita yan ng mga viewers nyo or nung mga makita ng video nyo, syempre, makakurious sila ba't may ganun yung, ano, yung picture na yan, bakit may pula. Tapos, kung okay na kayo diyan, kung may dadagdag pa kayo sa mga gilid-gilid ng mga picture, dito lang ulit sa gallery, di ba? Tapos ibalik nyo na lang ulit. So ayan, parang gusto ko ilagay ito. Ito picture na to. Ayan. Ay hindi, wag na lang. Pangit pala. Siya pa magiging bida. Wag na. So ayan, pagkatapos niyan, okay na yan, okay na ako diyan. Paano ko naman makukuha yung size nung mismong sa YouTube na thumbnail? So, punta ulit tayo dito sa tatlong tuldok sa taas. Puntahan natin yung image size. Then, makikita nyo to. Ang gagawin natin para makuha yon is punta tayo dito sa may preset custom. Pindutin nyo yung parang arrow sa baba. Pababa. Pindutin nyo yan. Op. Tapos, makikita nyo yung mga sizes ng mga magagamit nyo. May Twitter header size, Google Plus cover photo, Facebook cover art, YouTube thumbnail, ito tayo. Op, yan. Yung YouTube thumbnail, ang pinaka size niya is width niya is 1280, then height niya 720. So, okay natin yan. So, yan. Mapapansin nyo, umurong siya. Pwede nyo namang i-adjust yung picture. Uy, ayun. Kala ko nawala. Yan. I-adjust yung picture. Yan. Tapos, medyo maliit siya. Yan, to. Yan. So, okay na siya. Double check lang natin. Baka mali ako. Ayan, okay na. If ever man na okay na sa inyo yan, di ba? Purong natin ulit. Ayan. Ayan, okay na siya. Kung okay na sa inyo yan, wala na kayong gagawin, wala na kayong dadagdag, pindutin nyo lang yung diskette sa taas, then save as image, then save to gallery, then yun. Save as image na siya. Then, after that, sabi ko nga sa inyo kanina, tatlo yung ginamit ko, so tapos na tayo sa dalawa, itong PixArt naman. Ito talaga yung pinakapang pinali. Yan. PixArt. Then, pindutin nyo, pag-click nyo doon, pindutin nyo itong tumitibok na, ano, purple na may cross or plus sign. Then, edit tayo. Siyempre, pag-edit, kukunin nyo yung picture nag-ano nyo. Ayan. Huwag nyo nalang pansinin yung picture na ito, mga ano na yan, Korean na yan. Kasi pinagamitan ako dyan. So, ayan. Ito na yung picture ko. So, paano ko siya matatapos or paano siya magiging ano talaga, maganda sa mata ng mga manonood ko? Ito lang naman. Ito tayo sa text. Ayan. Then, ilagay nyo na. Sorry. So, tayo sa text, then click. Aangat yan dito. Then, lagay natin yung gusto nyong ilagay. Ako kasi ito yung ginagawa ko thumbnail. Tinuturong ko nga kayo. So, how
to make a thumbnail. Thumbnail. O, di ba? Then, check. Then, adjust nyo lang sa laki. Yan. Oops. Then, para naman medyo maganda-ganda siya tingnan, punta tayo sa color. Kung anong gusto nyong color, hindi makita to. Dilaw. Ayan, pwede na sa akin yung dilaw. Or ito. Ayan, ganyan na lang. Siyempre, pagka ganyan lang, okay na yan. Punta tayo sa stroke. Para meron siyang kulay sa outer, sa labas. Stroke tayo. Op, wag. Kayo na rin bahala kung anong gusto nyo. Sa akin, siguro ang kukunin ko yung pula. Pangit. Puti, hindi rin. Itim, hindi rin masyado. Wala, dark kasi to. So, dapat nasa blue, baduy. Pula, pwede siguro yung red. Ganyan na lang para magmukha siyang ano. Then, adjust nyo na lang kung anong gusto nyo nasa likod niya. Kung makapal, o, ayan, yung saktuhan lang. Then, lagyan nyo rin ako. Ito, opacity, okay na. Blending, normal, shadow, kayo na bahala. Orientation, ako okay na ako dyan. So, ayan. Okay na siya. Then, another one. Ayan, nalagay ko lang yung Tagalog tutorial. Ayan. Para naman, malaman ka agad na Tagalog yung video. So, ayan. At least, hindi na magtatanong. Kunin natin ulit yung same na color niyan. Ano ba yan? Dilaw. Ito ba yan? Ay, ito. Ito ata, ito. Bata yan eh. Ayan. Then, yung stroke ulit. Ay, mali. Ayan. Oh, di ba? Oh, okay siya. Then, lagay nyo na lang sa ilalim kung ano pang parang panghakot nyo sa mata ng mga tao. Plus, hindi, okay na yan. How to make thumbnail Tagalog version by, syempre ako gumawa. Ah. Easy. Ito. Tagalog tutorial. And, by, okay, by, Chonken. Yan. Oh, di ba? Yan natin kung magki-click yan. Pag hindi, bahala siya. Ang ganda nito. Yan. Di, para may iba naman. Hindi, uniform na natin ang pangit tingnan. Ay, mali. Ay. Hindi dapat pa na pula. Dilaw. Ito, yan. So, yan. So, okay na yan. Ganyan lang. Hindi mo na kailangan na tawag nito pasakitin pa yung mata ng manonood mo. Ganyan lang, okay na yan. At least, madali na lang makita. How to make a thumbnail, Tagalog tutorial by Chonken. Tapos, ako yung picture sa gilid. So, okay na natin yan. So, yan. I-save nyo na lang. Diba, may mga patalastas pa. Then, save. Save picture on device. Then, done. Yon. So, yon. Maraming salamat, no? Sa panonood na itong simpleng tutorial ko sa kung paano tayo gagawa ng YouTube thumbnail. Sana, may natutunan kayo kung paano nga gumawa ng YouTube thumbnail at sana madali nyo siyang makukuha. At if ever man na may tanong kayo, please comment down below dito sa video na to para matulungan ko din kayo. At kung bago ka lang sa channel ko, i-like mo na tong video na to, comment ka na at subscribe mo pa. At click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong tutorial. Maraming salamat. Ito